So hello guys, so welcome back again to my channel. And then and guys, support today's vlog guys. So pupunta kami ni Aliza sa San Jose or sa Muñoz. Yeah, so may pupuntahan lang kami ron. Then itong gamit ko ngayon is yung kotse, your Fiesta. So titingnan natin kung magkano makukonsumo ng Fiesta dun sa balikan ng San Jose. I think sinerge ko sa Waze, nasa 50 kilometers one way ba San Jose from here dito sa Cabanatuan. So estimate ko balikan ng San Jose is mga 100 kilometers, or lagay natin naman 110 kilometers kamo kung may kaunting-kaunting ikot pa. And then mamonitor din syempre natin yung coolant temperature natin, since bagong change oil din tong Fiesta. So titignan natin kung magiging smooth ang takbo. So kanina bago ko start, so chinyag ko na yung langis, so goods naman, puti pa. Chinyag ko rin yung hangin, goods din naman. And ayan, ready na sa papuntang San Jose. Gasolina lang yung kulang, so ayan. So magpaparga muna ako ng gasolina para di na ako minto kung saan saan pamamaya. So yun guys. So ayan guys, so ayan kasama ko na si Aliza. And ayan, pagpunta na kami ng Pamuños or San Pamuños ano? San Jose. Punta na ako gasoline station, so kakargaan ko na muna tong kotse. So hindi ko siya po full tank, so kukumpute na lang natin siya. And based sa sa details sa OBD2 ko. So sa OBD2 ko kasi may nakalagay din doon ng kilometers per liter. So i-reset ko siya. And yung mileage ko, isi-0-0 ko para makompute natin. At syempre, tatandaan natin yung gauge sa gasolina. So yan guys, yung level ng gasolina ko, almost as a pin na siya dito. So kakargaan ko siya ng 500 muna. Then 0-0 natin yung kilometers. Then eto guys, sa OBD2 gauge ko, yan. Iko-close ko lang up. Ganun lang siya. Ayan guys, so naka 0-0 yan. Nakita nyo yung kilometers per liter ko. Wala pa siya nakalagay sa average since hindi pa tayo tumatakbo. So guys, yung premium dito is yan. Maka sobrang labo ng screen nila eh. 46.5 dito. CQ yung pangalan ng gasoline station. So yun guys, so kumpitin natin namin kung magkano yung mga konsumo natin. Yan. So all goods. So sana tumaas pa ng konti. Ayan. So mamonitor natin yung kulat natin since summer ngayon, may init. Check natin mamaya kung hanggang saan yung tataas niya. So ayan guys, so on the way na po tayo papuntang ayan, Pamuños. So dito pa tayo sa Cabanatuan. Anong gawin ito? Pitas. Pitas, ayan. Sa mga tiga Cabanatuan, ayan, napitas na tayo. So 0-0 natin yung mileage. Then pati yung average natin dito. So mag-base tayo dito sa ELM natin na average consumption. Then check na lang natin dito sa gauge ng sakyan kung tama or magiging equal sa kukumpute natin. Then yung takbuhan guys natin, average lang tayo, takbong chubby lang, kaya tingnan natin kung magiging matipid. And syempre sana walang magiging issue sa long drive since sobrang tagal nang hindi na long drive nito. Long drive lang nito, dito lang. Matagal na nakabukas pero hindi siya yung nababiyahe talaga. So tingnan natin kung mabibirit natin mamaya. Depende sa daan kasi pag pangit yung daan, syempre hindi natin mabibirit. Ayan guys, tingnan nyo, tumaas na yung ayan, sa gauge ng gasolina. Then nakaka 3.3 kilometers na tayo guys mula sa gasoline station kanina. Then average natin is nasa 8.5. So since mayan makuro sa banan na dadaan natin at medyo less na traffic dito, so tataas siguro yan. Change oil capital. So guys, update lang, so dito tayo dadaan sa bypass road ng Talavera. So nakaka 10 kilometers na tayo. Then yung fuel consumption ko, ayan, kung nakikita ba? Ayan, so nakikita, nasa
11.4 kilometers per liters na. So ayan, yung kulat natin minomonitor ko, naka hindi naman siya tumataas na 90 degrees Celsius. So ayan guys, so dito na kaming gawing pabalok dito sa Pamunyos nga, ayan. So update lang, nakaka 20.7 kilometers na ako. And yun sa average, ayan, kilometers per liter. Makikita ulit, so ako dito kasi makikita madilim, is 12.6 kilometers per liter na. Ayan, so kulan ko is tapering siya sa 90. So average na yung takbo namin ng 60 to 80, ayan. Hindi ko naman binibirit. So ayan guys, konti pa, so try natin pataasin pa yung mileage nito mga mamaya. So ayan, nasa saktong gitna na yung ilo sa gauge ng kotse. So ayan guys, so update lang ulit, so nakaka 22 kilometers na tayo. Ayan, takahinto tayo sa gilid ngayon, and yung kilometers per liter natin is 12.3, and kasi nakahinto tayo kanina kasi nasa magte 13 na yan, so ngayon bumaba na ng 12.3. Then yun guys, sa kulan, since nga nakahinto tayo, walang flow ng hangin sa harap masyado. So ayan, nag 92 na siya. So ayan guys, so haba-haba pa ibabayin natin. So dito na guys tayo sa Mesielesio, so ilang kilometers na lang, sa Nose na. So update lang dito sa mileage natin, so nakaka 32.6 kilometers na ako rito. Then yung average natin is 12.6, ayan, so 12.6 kilometers kulat natin, goods pa rin, 89 pala, ayan. So ito yung masarap sa puntang Celesio, puro puno yung daan, so masarap sa mata, unlike ng mga ibang daan na tinanggalan talaga ng puno, so may sa mata. So ito guys yung Celesio. Diyan, ayan, Little Baguio. Then, after ng Celesio guys, makikita natin yung Milka Crepta. Milka Crepta, Milka Krem. Milka Krem lang pala. So yan guys, so nakaka 39.5 kilometers na tayo. Ayun, malapit na mag 13 kilometers per liter yung mileage natin guys. Ayan, so kasi banayad na talaga yung takbo natin. So since gumanda guys yung panahon, hindi naman gumanda, medyo lumilim lang. Kulat natin is 87. Ayan. So update lang guys, so ngayon is 42.6 kilometers sa tayo, and may 12.5 average kilometers sa tayo per liter. Ayan, so nakahinto tayo ulit ngayon, so 91 kulat natin, so puts pa naman, at least namamonitor pa rin natin. Okay guys, so ayan, papauwi na kami, and so far guys, ayan, medyo okay pa naman yung temperature at yung mileage. Hindi na siya bumaba ng 12 kilometers per liter. Ayan, so almost nakaka 51 kilometers na kami. Ayan, so ayan guys, ayan, papawin na nga kami ng kabanatuan ulit. And makukompute natin mamaya at malalaman kung magkano yung total na consumption nitong piyesta natin. So sa mga nakapiyesta rin dyan, so comment nyo kung ilan yung mileage nyo. So sa akin kasi, ayan, nag-average lang ako ng 12 pag highway, pero pag city driving kasi ako nasa 8 or 9 lang ako. So comment nyo guys ba kung ilan yung sa inyo, para malaman ko rin kung magkakamukha lang naman. So andito na kami sa Kabanatuan, so update lang ulit sa mileage. Ayan, so ito na yung final, is 90.2 kilometers total mileage. So nakita niyo naman yung sa fuel gauge, hindi siya
bumalik sa dati niya. So hindi namin naubos yung 500. And ayan guys, so nalaglag tong cellphone ko. So yung kilometers per liter niya is nag-average siya ng 12.5. Ayan, so hindi naman yung coolant ko is goods pa rin. Hindi naman tumaas ng 93. Puro 89 to 91 siguro pinamataas kanina. So okay guys, so kukumputin ko na if magkano based dito sa 12.5 kilometers per liter tsaka sa total mileage. So yung compute guys natin, eto. So ayun guys, so kung gumagamit din kayo ng ELM tulad na sa akin, since wala ang gauge tong sa Fiesta or kulang-kulang yung gauge, so yun, so ELM kasi gamit ko kasi mas mura compared dun sa mga talagang naka-display dyan. So yun guys, kung same kayo ng consumption ng sa Fiesta ko na 1.4 engine, so comment lang kayo. Then if hindi pa kayo nakakagamit nito, so pwede nyo i-try. So recommended ko siya. Mas medyo accurate naman siya. Or accurate halos talaga siya. Medyo may delay lang siya ng konti sa ito. Ayan. May delay lang siya ng konti, lalo na sa rev. Ayan, pag inapakan ko. Ayan, konting-konti lang, di nahalata. So yun guys, so thank you sa mga umabot dito sa part na to, sa panonood. And ayun guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, so subscribe naman kayo sa channel ko. So tulong lang sa akin. So ayun guys, so maraming salamat. And see you on my next vlog. Bye bye.